Hi guys, I'm back, I'm JP, and welcome back po dito sa aking channel. At kung bago pa lang po kayo dito sa aking channel, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Ngayong araw po, ang content natin ay is about tutorial. May nagtanong kasi sa akin minsan kung paano daw ginagawa ang YouTube thumbnail. Basta YouTube thumbnail. Ang ginagamit kong apps na pang-edit ng thumbnail ay PixelLab. Nag-edit tayo ng thumbnail para mas maging kaaya-aya yung video natin. Yan yung once na lumabas yung video mo, yung unang-unang makikita nila ay yun yung thumbnail na gagawin natin. So, umpisa na natin. Ayun sa aking, okay guys, nandito na ako. Tayo ngayon sa aking cellphone o sa aking mobile phone. Okay. Kung wala pa kayong PixelLab, ito. I-download nyo na lang muna sa Google Play Store para makapag-edit kayo ng YouTube thumbnail. Okay, bago sa lahat, ang unang-una kong ginagawa ay i-auto-rotate ko muna ang cellphone ko para mas madali tayong mag-edit mamaya. Okay, ito na ang PixelLab. Pinutin natin. Then, pipunditin natin itong tatlong tuldok. Image size. Ayan. Custom. Pinutin natin yan. Then, hanapin natin YouTube thumbnail. Tapos, okay. Yan, okay na. Tanggalin muna natin itong text. Yan. Then, pindutin natin itong plus sign. From gallery. Ngayon, pipili tayo ngayon dito ng picture natin na pang gagawin nating thumbnail. Kunwari, ginagawa ito. Yan. Okay. Check natin tapos ayusin natin. Yan. Pag okay na, pindutin natin to. Then, pindutin natin tong lock sign. Yan. Para hindi siya gagalaw-galaw. Yan. Tignan nyo. Okay. Lipat natin to dito. Then, pindutin natin tong plus sign uli. Naglagay tayo ng text. Ito na. Yan. Tapos, ito. Edit na tayo. Tanggalin natin yung new text na nakalagay. So, ang ilalagay natin ay ito. Making YouTube thumbnail on mobile phone. So, ayan, okay na, ring done. Tapos, pindutin natin itong T para lahat big letter. Then, okay.
Tanggalin natin yan. Natin na siya. Then, pipinditin natin tong dito sa baba. Ito. Yan, A. Tapos, itong T-size para mapalaki natin. Yan. So, okay yan. Okay na. Check. Then, ano natin yung color. Siguro, sige. Ang kadalasan ko kasi ginagamit ay dilaw. Para mas appealing siya. Okay, check. Pindutin natin tong check sign. Then, punta naman tayo sa itong font. Mamiliin tayo. Ang kadalasan kong ginagamit ay itong Amaranth Bold. Okay. So, ayan. Then, lagyan natin ng stroke. Enable natin. Ito yung stroke. So, yung ginagamit ko sa stroke ay yung black. Yan, parang i-highlight lang natin siya. Ito ay sample lang para sa mas mabilisang pagpapaliwanag. Pero kung gusto niyo siyang pagandahin pa lalo, marami kayong magagamit dito sa mga sa application na to, sa mga ano niya, sa mga tools niya. So, ayan ay okay na. So, ang gagawin natin is save natin. Save to gallery. Ayan. Then, back tayo. Okay, nandito na tayo. Ngayon, para ma-edit nyo yung inyong tawag dito, thumbnail, kailangan meron kayong YT Studio. Ito. Okay, pindutin natin to. Ayan. Ngayon, hanapin natin ang i-edit natin. Kunwari ito. Ngayon, para ma-edit natin siya, kailangan natin pindutin itong parang lapis, itong lapis sign. Yan. Tapos nakalagay dito, edit thumbnail, pindutin natin yan. Then, change. Ngayon, pipili tayo sa mga natin, kunwari ito. Ayan. I-select natin siya. Tapos, i-save natin. Ngayon, hindi ko na siya i-save kasi hindi naman yan yung i-edit kong thumbnail. Kaya, balik na tayo sa natin. I-disregard na lang ito. Yan, sana may natutunan kayo. Ganun lang naman ang ginagawa ko. Ganun lang kasimple sa pag-edit ng aking thumbnail. Sana nakatulong sa inyo. So nga pala yung apps na PixieLab, ano nyo lang yan, tawag dito, explore nyo lang. Kasi marami kayo matutunan doon, sa marami pang paraan na malalaman kung paano pa mag-edit ng thumbnail o yung ibang sinakita nyo na ba sa my size, image size, marami kayong magagawa ron. So explore nyo lang. So guys, kung nagustuhan nyo itong video ko, i-press lang ang like button and comment down below. At huwag nyo pong kakalimutang mag-subscribe kung bago pa lang po kayo dito sa aking channel. So, see you on my next video. See you on my next tutorial. And see you in my next vlog. Thank you.